Inamin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nakakabahala na ang pagdami ng mga bilang ng mga e-trike na dumadaan sa major roads sa bansa. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na kaya sila nagpulong kasama ang Land Transportation Office at Department of Transportation para gumawa ng hakbang ukol sa nasabing usapin gaya ng pagrepaso sa batas ukol sa nasabing mga electric na sasakyan. Isa po kasi sa napag-usapan, ang nagiging selling point daw po kasi ng mga nagbebenta nitong mga e-trikes at e-bikes ay hindi kailangan iparehistro, hindi kailangan ng lisensya ng mga nagmamaneho, which is a problem din insofar as enforcement is concerned ng traffic laws. Kasi kung nag-violate, kunyari tumawid sa stoplight, paano namin huhulihin? Wala kaming ma-issuehan ng ticket dahil wala naman lisensya yung nagmamaneho. Hindi rin namin pwede i-charge yung vehicle dahil hindi registrado. So yan ay ilan lamang sa mga i-address ng LTO sa pag-come up po ng bagong polisiya or guidelines. Maaring sa susunod na linggo ay matatapos na ang revision sa batas para ito ay agad na maipatupad sa Metro Manila, ganun din sa buong bansa. Sa part po ng MMDA, meron naman po tayong na-issue na before noong 2016. Yun po yung MMDA Resolution or MMC Resolution 16-08, series of 2016. Kung saan pinagbabawal po yung tricycle, pedicabs, kuliglics, and pushcarts sa circumferential roads and radial roads. Ito po ay ating may propose po tayo na amendment, another MMC resolution, to expand, to include po yung mga e-trikes at other electric-powered vehicles. Ito naman po ay susundin namin kung ano po yung magiging issuance ng LTO regarding this matter. At i-consider din po yung DILG Memorandum Circular number 2023-195 na inisyo po ni Secretary Abalos na for the same purpose. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo!